Hello guys, ayan kaka-open ko lang papasok pa lang ako dito sa ano sa darating ng 18 minuto tramo. Pinasukan PM. Pinasukan gaganda ko ng booking. Guys, good morning. Nagbabalik ulit tayo dito sa mundo ng delivery and at the same time susundo tayo ng ano ngayon ng Grab Express and then Lada Move. So, na-late ako ng gising, na-late kami ng gising. Swerte ako ngayon, may cameraman ako ngayon dito. Ayun, huwag niyo nang alamin kung sino. So, pupunta ngayon, pababa tayo ng Manila ngayon. Pero yung sakay ko, idadrop off ko muna to sa Boni. Yun, may lalakarin nata siya doon. Tapos, after kong drop off tong sakay ko na to, eh syempre, ang inyong lingkod. Ay, bibira na. So, nag-check ako ngayon dito ng, ano, ng delivery. Yan. Walang ako makuha galing sa Cavite. So, mabilis maubos. Ayan o guys, so. Alas 10 na ng umaga. 10:09. So ayan. At syempre, update ko pa rin kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng booking. Pero drop off muna natin tong sakay natin. Sa Grab kasi hindi ako makakuha ng booking. Ay, hindi ako nag-turn on ng app sa Grab kasi gawa ng baka may potential na pumasok yung Grab Airport. So magugulat siya, may sakay na ako, di ba? So baka ma-report pa tayo. Kaya hindi ko muna turn on ang apps ni Grab. So yun, kasi yung toggle ko sa Grab na Grab Airport ay hindi ko pa ma-off. Hinihintay ko pa magkaroon ako ng ano, magkaroon ako ng tire o yung tinatawag na gold, silver, mga ganun. Kasi pag umabot ka na sa category na gano'n sa Grab Express, eh pwede mo nang i-turn on o i-turn off yung toggle na Grab Airport. So, antay-antay lang tayo. So, next week, tuloy-tuloy ko na talaga yung biyahe ng Grab. Instead of Lala Move, kasi maganda yung pasok sa akin. In the following last day kasi, maganda yung pasok sa akin ni Grab Airport. So, ang bilis ng booking. So, hindi tayo nakaka-vlog. Kasi ano, may mga instances na ano, tinatamad ako. Yun. Pero nakakarami na tayo ng Grab Airport at Grab Express. Maganda na ngayon ang booking ni Grab Express. So maya't maya yung pasok. Ayan. So yun na lang. Balik ako mamaya if ever na madrop off ko tong sakay ko. And then para makadire-diretso na tayo ng biyahe. Okay. God bless. Meanwhile. Ayun mga kadadas, may nakuha tayo ngayon sa Lala Move. Nandito na pala ako sa Mandaluyong at the same time. Nadrop off ko na yung sakay ko. Ayan. So time check ay alas 12. Dumaan pa ako sa warehouse kasi dati kong trabaho. Kumain pa ako doon. Siyempre kwento-kwentuhan sa mga dati nating kasama sa trabaho. Ayun, kwento-kwentuhan. Ito guys ay ano, pick up dito sa May Gilmore. Tapos ang drop off na to ay sa Pasay, saktong-sakto. Gusto kong tumambay ng airport para makakuha tayo sa Grab Airport. So ito yung amount niya. So yan, first bucket natin sa ano, sa Lala Move. Yan, 307 cash basis ito. So yun, pick up sa One Granada and drop off sa Pia Road, Pasay, Metro Manila. Okay, sure residences. Ah, sa MOA pala to. Okay. So yun, swerte tayo sa ating unang booking dito sa Lala Move. Mayroong agad to na amount na 307 pesos. So update ko kayo mamaya if ever na ma-pick up and then ma-drop off natin para makadiretso tayo ng airport, Grab Airport. Okay. So yun mga kadadas, na-pick up na natin dito sa OPEX. Isang box lang pala ito. Yung da-drop off natin sa Pasay.
Yan, ito lang siya guys. Oh. Kitang-kita nyo yan. Yan, malinis naman siya. So, wala naman siyang dumi or kasi naka-aircon naman dito sa OPEC. So, sabi ko dito na lang sa loob. At the same time, nakakuha tayo ng panibagong booking. Bali, double booking na mangyayari. Ito ay pick up dito sa may San Juan. Malapit lang dito. So, sinabay ko na rin kasi doon din yung drop-off eh. So, ang drop-off na to ay sa 2EECOM. Ito ay mga ano yata to. Frozen food. Yan. You know? O, diba? So, may ano na natin yan. Kasi isang biyahe lang eh. Sayang naman eh. So, ito ay credit. Pero okay lang. Kasi para hindi na rin sayang yung biyahe natin, diba? So, maglo-load ka pa ng 255. Ayan, isasabay mo lang. So, yun lang. At thank you Lord. Kasi double booking kaagad na nangyari dito sa atin sa ano. Sa Lala Move. Saktong-sakto, tatambay ako ng MOA. So, yun. Maganda-gandang ano to, bintahe. So, 307 tapos plus 255. So, meron kaagad tayong ano. 562. O, diba? 562, isang booking. Isang biyahe pa lang. Okay na to, diba? So, sundot-sundot na lang tayo mamaya sa Grab Airport. Kasi target ko talaga Grab Airport eh. Kasi malaki talaga ang bigay ni Grab. So, ito naman kasi ano lang to eh. Pang ano lang natin to. Uy, traffic. Ano tayo daan? Oh, bahala ka niya matumba. Ang traffic dun. So, dito na tayo. Natumba na siya guys, natumba na. Ayan. Plastic naman yan eh. Matibay naman yan. Basta pag mga plastic, matitibay, diba? So, yan. Update ko kayo mga kadadas. If ever na ma-drop off natin itong deliver natin, ay ma-pick up natin itong isang pick up natin dito sa may San Juan, sa Eha Cinto, at ma-drop off natin silang dalawa. Sa saktong-sakto to, ito sa shore lang, tapos yung isa sa kabilang street lang sa e-commerce, o diba? Sa e-com, o e-commerce na rin yun, diba? So yun, update tayo, at pwede ma-drop off natin to. Okay, God bless. Good afternoon. Ay, good afternoon. Ay, ma'am, good afternoon po. Bali, ano po? Confirm booking lang po. Galing po sa San Juan po, sa kay Fluffy Yummy, kay Rona May po. Papunta po ako diyan sa House of Wagyu. Yes po. Tama po, tatlong box po, no? Ako, sir. Ah, sige po. Tawag na lang galing, ako, ma'am po. Sorry po. Galing House of Wagyu the region, sir? Apo, dito po sa may Jacinto, sa may San Juan po, San Juan City. May meron kami, sir. Wala po, naka-paid by credit po ito. Bali, confirm ko lang po para pagdating ko po dyan po, hindi po tayo mahirapan para dun sa magkukuha po ng inyong ano, deliver. Sige po, sir. Pa-inform na lang kami, sir, kapag nandito na po kayo ay malapit na. Sige, salamat po. Pantay na lang po. Thank you. So yun, mga kadadas. Na-inform na natin yung pinikap. West on East Jacinto toward the Ibanez. Pick up natin dito sa ano sa San Juan. So, isang drop off lang to guys. Ay bumabaga magkatabi lang sa shore and then sa Ikum. So, saktong-sakto. Ayun. So, tinawagan na natin si customer at papunta na tayo dun sa area. 'Yon. Thank you Lord. At update ko kayo guys kapag na-drop off na natin yung ating dual booking dito sa ano sa Lala Move. So, ito yung na-pick up ko sa Lala Move. Oh. Yan, magaan na magaan lang. So ito yung una, 'di ba? Nakita niyo naman na. Tapos yung na-pick up ko sa pangalawa ngayon na i-drop off ko doon sa ano sa Ecom. Ilang yata 'to magagaan. So swerte tayo dito sa ating ano, sa ating Lala Move book first double booking. Ayun. So thank you Lord. At update ko kayo mamaya. Okay. So yun, what's up mga kadadas? Yun, after 1 hour, nandito na tayo at na-drop off na natin dito sa MOA, sa vicinity ng MOA. Isa dun sa shore 2 and then pangalawang drop off natin dito sa Ecom. So yun, hindi na ako muna kukuha ng booking sa Lala Move kasi pupunta tayo ng airport. Pero, if ever na may makuha tayo dito, sa vicinity ng MOA papunta ng Paranaque or Tambo, kukunin natin yan, di ba? Kakasabi ko lang, di kukuha eh. Pero malamang sa malamang wala tayong makuha dito, so we'll be choose na tayo ng Grab. Papunta tayo ng airport ngayon at turn on ko ng
si Mr. Grab, si Lolo Grab. Nag-turn on na ako ng kanyang apps at yun. Sana may makuha tayo kaagad sa airport at para mas mapabilis yung ating pagbiyahe. Okay, update ko kayo mga kadadas, mga ludes. Alright. Hello guys, ayan kaka-open ko lang papasok pa lang ako dito sa ano sa tramo. Pinasukan kaagad ako ng booking. Ayun. So tingnan natin. Ayan, Terminal 3 na naman to. Passenger is sharing their location. Okay, ayun. Bay 9, Terminal 3. So Ortigas, wak-wak. Okay, yun, update ko kayo. Few inches later. So yun mga kadadas, after nating madrop off yung ating Grab Airport dito sa Pasig, ayun, may lumasok na naman sa atin na booking. Ito ay pick up sa May San Juan at ang drop off na to ay medyo malayo, nahiwalay ako ng layo sa Antipolo. Grab Express to mga kadadas. Ang total amount na to ay kano ba to? 580 plus 11 pesos. So almost 600 pesos to. Kaya lang medyo malayo. Ayun, mapapadpad tayo sa ibang dimension. Pero okay lang. Eh Grab naman to, hindi natin to pwedeng baliwalain eh. Kasi ano to, sayang, malaking kabuhayan to. Tsaka mabait si Grab sa atin ngayon. Saglit lang tayong nabangante, eh binigyan ka agad tayo ng booking. Sana all! So kanina ay 697, yung na-drop off ko si Madam na Inglesera. At binigyan ako ng 60 pesos na tip. Ayan, 3.20 na malulutong. Tapos ito ngayon ay kulang 600. So, hindi na masama. Eh naka 500 ano na tayo kanina sa ano, 'di ba? Sa Lalamove. Tapos ay lumipo sa kaliwa papunta sa So, 'yun, update ko kayo sa ating magandang biyahe kahit papaano. Kaya lang napadpad ako sa malayo, pero okay lang. Kasi hindi naman ako nangangamba gawa ng may Lalamove naman tayo. So, parting Antipolo, kukuha tayo ng booking pababa ng Manila, even kahit saan, basta pababa ng Manila mamaya. Tingnan natin. Yun. Okay, update ko kayo mga kadadas. Yun mga kadadas, na-pick up na natin yung items na dadali natin sa Antipolo. Etong ito lang siya guys, oh. Ayan. So itong kagandahan sa sa Grab Express, no? Kunti lang yung items, napakagaan, napaka-inga, parang kailangan mo lang ingatan, pero napakamahal ng fare. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan ang fare. So, balik tayo. Ito siya, medyo malayo-layo lang. Ayan. 23.9 kilometers. Ang sabi ni Google ay 2 hours. Wow! So ito yung presyo nyo, 580 plus 11 pesos. So almost 600 pesos, di ba? So yun, papunta na tayo sa area of responsibility. Hindi na ako kukuha ng Lalamove or else. May tumatawa guys. Hello ma'am. Yes ma'am. Opo, tumawag po kayo. Yes ma'am, confirmation lang po for delivery po. Galing po dito sa Green Hills, San Juan. Ah, yes po. Ah, ma'am, ah, okay po. Bali, tama po, no? Sa may Antipolo po kayo. Paakit ako ng simbahan po dyan. Tama, di ba po, yung address nyo? Opo. Ah, sige opo, po. Apo, sige po. Thank you. Yun lang po, kinonfirm ko lang po para make sure to correct the address po. Okay, salamat. Okay, sige po. Paundawin na po dyan. Paantay na lang po. Thank you. So, yun guys. Tumawag si ma'am. At nakausap tayo. Ay, nag-usap kami. Ayun, so dawin na tayo doon para mabilis, hindi na tayo kukuha ng delivery sa Lalamove. Ayan. So update ko kayo mamaya. Pasensya na guys, mamaya madilim na. Okay, God bless. 6.5 hours later. Yon, recap and update tayo sa ating vlog for today na sinagad natin dito sa ating Grab Express at Lalamove. Ayun guys, update. Ang last time na booking natin ay alas 3. So kakatapos ko lang ng mga alas 4 ng umaga. Ngayon ay 4:40 na.
Andito na tayo ngayon sa Cavite. Ayun guys. Yan, kita ba? So recap sa ating booking. Yung first booking natin guys ay double booking sa Lalamove. Ang amount na yun ay isang 307 at isang 255. Ayun, drop off natin kanina sa vicinity ng MOA. Tapos fast forward, nakakuha tayo ng Grab Airport. Ayun, yung first booking natin is 697. Ayan. So paghatid ko sa Green Hills and then nagpahinga lang tayo ng konti, nakakuha na naman tayo ng Grab Express. Ito yung nagkamalas-malas yung aking oras nung binatuan ako ni Grab ng papunta ng Antipolo. Ayun, na traffic ako at nagkamali ako ng daan. Akala ko hindi ganun kalala, pero ang lala ng traffic sa Ortigas Avenue, Ortigas Extension, paakyat ng Antipolo. So nag-spend tayo doon ng kulang-kulang 3 oras. Pero ang amount na yun ay 580. Tapos meron siyang spot bonus na 11 pesos. So sumatotal 591. Pero binigyan tayo ng tip doon guys na 300 pesos. Yun. So fast forward ulit. Yan. Tumambay na tayo ng airport. Dumiretso na tayo ng airport kasi hindi na ako kumuha ng Grab Express at gabi na. Ito ay 390 pesos. Ang baba na ito ay sa FB Harrison lang. Ito siya guys, 390 pesos. So legit to guys ha. Hindi to gawa-gawa. And then pag paghatid natin ng Grab Airport sa FB Harrison, balik ulit tayo ng Terminal 3. Friend ko talaga yung Terminal 3, no? Yun, binatuhan na naman tayo ng booking papunta ng Imos. Yun. So, 990 pesos ito. Pero malaki rin ang tip ko dito. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Ayan. So, from 990 pesos, mabilisan lang, bumalik ulit ako ng airport. So mabilis lang kasi pumasok tong itong 990 pesos na to ng Imos is alas 11 ng gabi, alas 11:30. So bumalik tayo ng Terminal 3 ulit ng airport, nakakuha naman tayo ng booking. Ganap na oras na alas 1:30 ng madaling araw ngayon, kanina lang. Ang amount naman na to guys ay 590 pesos. Okay. So balik ulit ako ng airport. Ayan, bumalik ulit ako ng airport at ito yung last time na booking ko. Ayan, 790 pesos. Ang drop off naman na to ay sa Victoria Sports Tower Main sa May Kamuning. So yun, from doon natapos ko yun around mga 4 ng umaga na ngayon. Bumatch na kagad ako dito. Hindi na ako kumuha ng booking. So yun, sinagad natin at titingnan natin kung kumita ba talaga para maliwanagan natin. 307 and 255, ito yung double booking kay Lalamove. And then fast forward tayo, punta na tayo sa Grab Airport, 697 purse. Grab Express 591. Grab Airport 390. Grab Airport ulit 990. Grab Airport ulit 590, and then lastly yun yung 790. So total na natin lahat ay ang total natin ay 4,610. Okay, let's see. Ito yung sa mga nagtatanong, Dada, Idol, Boss, magkano bang gas natin? So ang gas natin guys dito ay 1,200. Yun. So hindi pa ako nagpapagas. Ayan, tingnan nyo. Hindi pa ako nagpapagas kasi kanina yan ay ilang bar ba yan? 9 na bar yan. Ang nagamit ko dyan ay 6 na bar. So dun sa 1,200 na yun ipapagas ko yun. Kasi ipapagas ko yun next day. Kasi bukas, kaya sinagad ko tong biyahe na to ay coding ako bukas. So ang gagawin ko lang, magpapahinga, matutulog. Yun. So wala tayo, hindi natin pwedeng gamitin to. Papahingahin muna natin to. Kakarwash ko to, babacuum. At iti-check ang langis. Unang-una yung radiator coolant, iti-check natin.
yung basta lahat ng maintenance che-check natin, magdagdag tayo ng tubig ng battery kung kinakailangan. So yun lang, PMS tayo bukas, che-check natin. Pero next week ko pa ipapa-change oil ito. Yun. So yun lang guys, sana maliwanagan kayo kung kumikita ba sa Grab Express at sa Lalamove. Kikita, basta isagad mo lang katulad ng ganito, coding ako, sinagad ko, kikita talaga. Bukod pa dito guys yung tip ha, bukod pa. So inalat, tsaka isa pa, inalat, minalas ako kanina sa biyahe ko doon sa Antipolo, which is okay naman kasi siguro nakatadhana yung mga bagay-bagay ba, ganun talaga. So na stuck ako doon almost 3 hours, tagal. So yun lang. Oh, magkano ulit ang recap natin nakita? 4,610. Commonly kasama na si Lalamove at si Grab Express at si Grab Airport. Malaki talaga sa Grab Airport. Ang ginagawa ko kasi ngayon, yun, kukuha ako ng booking papunta sa malapit sa vicinity ng airport. Tapos pagdating doon, maghihintay na ako ng booking na ibibigay sa akin ni Grab kahit saan. Strike anywhere na ako doon. Tapos pagdating ko doon sa area ng pinagbatuan sa akin ni Grab Airport na idadrop up ko yung passenger, from doon kukuha naman ako ng booking ni Lalamove papunta ng vicinity ng airport, even Tambo or Moa, doon. Ganun lang yung diskarte ko. Kasi kung matutulog ako sa ilalim ng puno at maghihintay ng booking, nga, 'di ba? So kailangan may diskarte tayo. At kailangan mabilis yung proseso ng ating pag-iisip. Kasi kung sisisihin natin ng mga platform, walang binabato si Grab sa akin, walang ang papangit ng booking kay Lalamove. So, walang mangyayari. Kailangan talaga dito, samahan natin ng dasal, samahan natin ng diskarte, at kailangan mabilis yung ating proseso ng ating kaisipan, di ba? So, para kahit papaano, may mangyari. Kung malas ka talaga, malas ka talaga. Ganun lang yung senaryo ng buhay. Pero kung pag sinuwerte ka, like ngayon, di kahit papaano, may mauwi ka, tsaka kailangan, kahit papaano, may maitatabi ka sa maintenance ng sasakyan, at the same time, meron ka para sa sarili mo. O, diba? So, ngayon ko lang ginawa to, pero during those night, ginagawa ko na rin to, at nakaka-boundary ako, 'di ba? So inspiring lang 'tong ginagawa ko para dun sa mga wala pang PE na gumugubiyahe ng Grab Express, na gumugubiyahe ng Lalamove. So ganun, sana may makuha kayong proseso dun sa ginagawa ko. 'Yun guys, tatanungin niyo kung bakit ang haba ng biyahe ko. Ganun talaga kasi gusto kong kumita at the same time sanay ako sa biyahe. Yun. Lumalaban nga ako ng biyahe lawag, ako lang mag-isa, wala akong kapalitan. Bumabiyahe ako ng Visayas, bumabiyahe ako ng Bicol. Yan. Mostly wala akong kapalitan. Hindi yan yabang ah. So kilala ako ng mga kasama ko, yung mga nagiging pahinante ko, yung bisor ko. Ayan, bumabiyahe kami ng lawag. Ayan, bumabiyahe ako ng Tugigaraw. Ayan. Ang pahinga na yan, ihi lang, tapos kain lang, tapos kunting kape-kape, biyahe ulit. Yun, so sanay tayo sa biyahe. Galing kasi tayo sa kumpanya. Ayan. Pero mas maganda ibiyahe itong sarili nating sasakyan kasi gawaan ng kahit anong oras pwede tayong huminto. Pwede tayong magpahinga, 'di ba? Pwede tayong umidlip pag inaantok tayo. Off lang natin yung cellphone natin. Idlip tayo sa safety na lugar like sa gasolinahan. Or kung gusto mo umuwi, uwi ka, 'di ba? Ayun, tumatawag na si Nanas. So, 'yun lang mga kadadas and mga kagulong. Good night sa inyong lahat and God bless. Bye-bye.